Hey guys, ngayong araw na to, gagawa tayo ng yema. Sobrang dali lang nito. Siguradong kayang-kaya ninyo. Ito yung mga sangkap. Egg yolks, kondensada o condensed milk. Gagamit tayo ng cellophane na pambalot, ng walnuts, pwede ring mani, ng butter o ng mantikilya. And guys, ito yung kompletong lista ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Paghahaluin muna natin o pagsasamahin muna natin yung itlog o yung egg yolk, pati na rin yung kondensada. Ang gamit natin dito ay 7 perasong egg yolks at isang lata ng kondensada na 14 ounces ang sukat. Pagkatapos nito, hahaluin lang natin mabuti. Pwede tayong gumamit ng tinidor para haluin ito o pwede rin tayong gumamit ng wire whisk kagaya ng gamit ko ngayon. Siguraduhin lang natin na nahalo natin mabuti itong dalawang ingredients, ha? Makara nating mahalo, ilalagay na natin yung walnuts. Kung walang available na walnuts, pwede tayong gumamit dito ng peanuts o ng mani. Siguraduhin lang natin na nahiwa natin ito ng malilit na peraso. Haluin lang natin mabuti. Ngayon naman, magpapainit lang tayo ng isang cooking pot o isang pan at ilalagay lang natin yung butter. Ang ginagawa natin dito, tinutunaw lang natin itong butter. Siguraduhin lang natin na low to medium heat lang yung ating apoy nang sa ganun ay hindi masunog kaagad yung butter. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung mixture natin kanina. Ito yung itlog, kondensada, pati na rin yung walnuts. Simutin lang natin at pagkatapos, hahaluin lang natin ito habang niluluto. Mapapansin ninyo maya-maya, unti-unting kumakapal o nag-thicken itong mixture habang inahalo natin. Itutuloy lang natin ang pagluto habang inahalo once in a while hanggang sa makuha na natin yung gusto nating consistency. Ang gusto nating mangyari dito, maging sobrang thick o sobrang kapal nitong mixture. Yung tipong maihuhulma na natin gamit yung ating mga kamay. Ngayon guys, kapag nakuha na natin yung ating desired consistency dito sa mixture, yung tipong makapal na, pwede na nating maihulma na kagaya nito, ililipat lang natin ito sa isang malaking bowl. At pagkatapos ay papabayaan lang muna nating lumamig yung mixture. Ang susunod kasi natin gagawin, kaya kailangan natin palamigin, ay ihulma na natin ito o isha-shape na natin gamit ang ating mga kamay. Isasabay na din natin yung pagbalot dito sa cellophane. Ngayon naman guys, ibabalot na natin itong ating yema habang hinuhulma ito. Kagamit tayo dito ng cellophane. Ginupit lang namin ito ng 3x3 inches. Maglalagay tayo ng around 1 tablespoon ng yema mixture dito sa gitna ng cellophane at pagkatapos ay ibabalot lang natin ito. Simpleng-simple lang. Titiklupin lang natin yung magkabilang dulo ng cellophane habang inuhulma yung yema na maging parang pyramid yung shape. Pagkatapos, isiguraduhin lang natin na saktong-sakto lang yung yema. Kung may sobra, pwede natin tanggalin at ibalik lang natin ito sa ating bowl. And guys, ready na to. Gawa pa tayo ng isa pa. Kukuha lang ulit tayo ng isang cellophane. Sasandok tayo ng 1 tablespoon ng ating yema mixture at ilalagay natin dito sa gitna ng cellophane. Pagdidikitin natin yung magkabilang dulo ng cellophane para maging
triangle yung shape ng cellophane. Okay? Pagkatapos, titiklupin natin yung dalawang side sa gilid. Yung yema naman, ginagawa nating pyramid yung shape. Ayan, tapos yung kabilang sides naman, ganun din, pipisilin din natin. At kapag may sobra, tatanggalin lang natin at ibabalik natin sa bowl. Diba? Simpleng-simple lang. Kagawin natin itong procedure na to, itong steps na to, hanggang sa maubos na natin yung mixture. O mabalot na natin yung mixture completely. At dahil magpapasko na, tamang-tama itong yema na pangregalo, di ba? Budget friendly ito at madali lang gawin. Pwede rin natin itong pagkakitaan dahil pwede tayong magbenta ng yema. Hindi ganun kamahal yung mga ingredients at simple lang, di ba? Kahit sino pwedeng gumawa nito. Ngayon guys, kapag nabalot na natin totally yung yema, pwede na natin itong ilagay sa box kung gusto ninyong pangregalo o kung kakainin niyo, pwede na natin ito kagad na iserve. Pwede rin natin itong patagalin ng isa o dalawang araw pa nang sa ganun ay matuyo ito para merong konting texture habang kinakagat natin. Guys, maraming salamat sa pag-nood nitong video. Iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kayo kagad kung meron tayong bagong video na in-upload. I-follow nyo rin ako sa Instagram at Panlasang Pinoy. At huwag na huwag nyong kakalimutang bumisita lagi sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating yema! Diba, simple lang, masarap pa. Kaya, kain na tayo.